Hello po sa inyo lahat at ang i-analyze po natin ngayon ay sa pagitan ni Adolf Anderson and Lionel Keseretsky noong 1851 sa London. Medyo hindi po tayo pamilyar dahil po ito ay may katagalan na. Pero ito po ay isa sa pinakasikat na laro dahil ito po ay tinaguriang Immortal Game. Ang ibig sabihin po na Immortal Game ay parang napaka-imposibleng laro para manalo. Ibinigay lahat ng pyesa para manalo. Yung tagilid ka na sa pyesa, pero may panalo mo pa rin ng beautiful position. So, ito po. Tingnan na po natin yung laro. Ang itinira po ay, ang puti po pala ay si Adolf Anderson. At ang itim po ay si Lionel Keseretsky. Ang itinira po ni Adolf Anderson ay E4. So, itong si Adolf Anderson, kilala po itong malakas na player noong mga panahon na 1851 hanggang 1866. So, noong 1867, ang kilalang player na nun ay si Stinitz, base po sa history ng chess. So, tupalo po, ang itinira po ng itim na si Lionel po ay E5, F4. Ito po yung tinatawag natin na King's Gambit. Ang isa pong player na kilala na tumitira ng King's Gambit po ay walang iba kundi si World Champion Magnus Carlsen. Ito po ay naalala ko, tinira niya kay GM Wang Yue ng China. Nanalo po si Magnus Carlsen dun. Talagang ang pagkakaalala ko, night endgame yung laban nila. So ang tinira po ay E takes F4. Hindi yung tinatawag po natin na King's Gambit accepted. Bishop C4. Queen H4. King F1. B5. Yan po, no? Kung titingnan po natin, yung B5 talagang very, ano siya eh, very unorthodox. Pero yung idea kasi niyan is to open up the bishop ng team, yung bishop B7. Kung yung puti nga is nagbigay ng pawn, na hindi mo mawari kung ano eh, kung bakit siya nagbigay F4, ganyan. Bakit tumira ng F4? Pero underdeveloped yung king niya. Hindi siya makapag-casting. Ganun din yung itim. Tumira din ng surprising move, which is yung B5. So, ginawa po is in-accept din, tulad din ng itinira ni Lionel kanina. Yung bishop takes B5. Knight F6, development lang. Knight F3, threatening the queen. Queen H6. Siyempre, no? Wala namang ibang magandang tira eh. Nagde-defend na rin yung queen. Ito, ay, pupunta na rin yung queen dun sa pupunta niya. Nagde-defend na rin yung pawn. Yung D3. Na-defend na po yung, ano, yung pawn sa F4. Knight H5. Yan po, no? So, very unorthodox itong tinira ni Lionel. Ang threat po kasi is knight G3. Forking the rook and the king on the F1. So, ang tinira po ni Adolf Anderson dito is knight H4. Preventing the knight G3. Kasi po, pag nag-knight G3, yan po, kakainin lang po ng pawn sa H2. H takes G3. F takes G3. Bishop takes H6. So, hindi na po posible ang knight G3. Ang itinira po ng itim is queen G5. Ano pong threat? Yung po, bishop sa B5. Ang itinira po rin dito ni Adolf Anderson is knight F5. Talaga pong binlakid yung threat doon sa bishop B5. C6. So, surprising move, G4. Very aggressive po, no? Pero good move po siya. Knight F6. Threatening the G4 and the bishop on B5. Rook G1. C takes B5. So, kung titingnan po natin, one piece down po ang puti. Pero, ano po ba ang kapalit? So, tingnan lang po natin. Subaybayan po natin ang larong ito. Ang itinira po ng puti is H4, threatening the queen. Queen G6. H5, threatening again. Queen G5. Queen F3. Knight G8. So, talagang hindi na siya makain na eh. Kaya siya tumira ng knight G8. Pero kung titingnan niya po yung itim, talagang one piece up siya pero wala pang na-develop kundi yung queen lang. Sa churi po kasi ng chess, napaka-importante na may labas lahat ang pyesa mo. So, don't make unnecessary moves. Lalo na pag queen. So, dito, against the churi na yung itim. Samantalang ang puti, one piece down siya pero nasa churi siya ng development ng chess. So, ang itinira po ng puti, development, bishop takes F4, threatening the queen again. Queen F6. Knight C3. Development na naman po. Bishop C5. Knight D5, threatening the queen. At the same time, putting the knight on the right square. So, yung wala na po makakapagpalis sa kabayo sa D5. Nakuha na po ng puti yung mga malalakas na square ng pyesa niya. So, yun po, no? Nagbigay na naman ng pawn. Ng pawn, queen takes D2. Bishop D6, which is good move. Ang threat po ay kakainin po yung bishop sa C5. At ang bishop takes D6 ay hindi posible dahil pag na knight takes D6, makaka-penetrate na po yung queen na
puti. Which is pag bishop takes d6, knight takes d6, king b8, queen f7. Medyo delikating na po yung ano, no? Yung puti kasi mamamati na po eh. Kahit lamang ka ng piyesa, kung mamamati ka, useless naman. So ang itinira po ng itim is talagang ano eh, parang naka-anesthesia kasi yung itim eh. Talagang hindi niramdam yung position niya. Bishop takes g1. So ito po, no? Ito po yung pinaka-critical na laban kasi isang mali lang ng puti talagang hindi niya na mababawi yung kalamangan niya. Lugi siya sa piyesa pero sa posisyon kasi lamang siya eh. Pagka ipinasok mo sa engine to, talagang plus minus to. So alalani po natin, no, na lamang ng isang bishop, nakain po kanina yung bishop, ngayon po nakain na naman yung rook, nakain yung pawn. So talagang luging-lugi po yung puti pagdating sa material. So ang itinira po is ano po magandang tira ng puti? Tinira po ay e5. Very beautiful. Ano pong threat? Ang threat po ay para makapasok yung knight sa g7. Talagang ang lalim po nung tira dito ni Adolf Anderson. So kung sa mga panahon talaga na 1851, kung ganyan ang tirada mo, talagang isa ka sa pinakamalakas sa player. Kasi wala eh, talagang blow by blow ka pag tumira eh. Sobrang lalim. So ito pong si Lionel, talagang hindi pa rin ramdam yung position niya. Ang tinira po ay queen takes a1, lalong lumayo yung queen. So lamang ka nga ng dalawang rook, pero yung position mo is very deadly dahil nasa gitna po yung king mo. Ang itinira po ay king ito. Parang walang feelings eh. Pero very ano yun, very mature yung ano yung pagtira niya. So ano po tinira ng item? Ano pa bang pwedeng itira ng item? Umamahatin eh. Knight a6, preventing knight c7. So yun nga po, yung kanina yung sinasabi ko, yung e5 is to prevent na madepensa ng itim yung threat sa g7. Ang tinira po is obvious is knight takes g7. Siyempre, masasayang lang yung pagtira mo ng e5 kung hindi mo rin itira yung g7. Ang tinira po ni Lionel po ay king d8. Dito po, sa position na to, talagang panalo na. Pipirma na lang yung itim. So, alam na natin kung anong tira dito sa mga malalakas sa playa. Pero para po sa mga medyo hindi po sanay sa mga tactics, bibigyan ko po kayo ng 5 seconds para po mahulaan nyo kung ano po yung ititira ng puto. Okay, so ang itinira po is queen f6. Very beautiful. Para saan po ba yung queen f6 na yun? Para po mawala yung defender sa e7. Mamaforce siyang kumain. So, black, force move, knight takes f6. And mate in 1, bishop e7. So, yun po, namati po ang itim. Ang nag-mate lang po is tatlong piyasa lang. Yung knight sa d5, yung bishop sa e7, yung knight sa d7. So, yung pinaka-key move dun is yung e5. So, yun lang po ang inanalyze po natin sa araw na to. Ito po yung tinaguriang Immortal Game. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po makapanood tayo sa mga susunod po na exciting videos natin. Maraming salamat po. Bye-bye po.